Hello guys, this is Bullet and welcome sa segment ng My Critic Design. Dito sa episode natin ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-update ng LTE module ni My Critic. Kasi hindi ito kasama dun sa router OS update. Ibig sabihin, pag nag-update tayo ng router OS version, wala pang kasama yung update for the LTE module. And turuan ko din kayo kung paano mag-cell ID lock dito sa ano sa WAP LTE. So, susunod na video yung ating mga tutorials. So, umpisa na natin yung pag-lock sa cell ID. Punta tayo dito sa pin box natin.
Then interface, check natin. Una yung information sa LTE. Dito sa LTE interface, dito sa cellular tab, makikita natin yung physical cell ID. Ito yung ID ng tower kung saan tayo naka-connect ngayon. And para mailock natin yung ating LTE dito, tira natin sa terminal. Punta muna tayo sa interface. Then LTE. Tapos, tingnan natin kung meron pang ibang cell tower around the area. So, type lang natin yung cell monitor. Then, yung number. Since dito sa LTE natin, isa lang naman yung interface natin. So, 0 siya. Ang ilalagay natin, 0. Or, pwede rin yung sa command, yung buong command, LTE 1. Pero dito, alagay natin 0. And then, mag-scan siya sa area. Tapos, ito, meron siyang na-detect na, no, na isa pang tower. Pero pangit yung ano, or medyo mababa yung ano, yung signal, yung DBM niya. So, potential na pwedeng kumonek dito yung ano, yung WAP LTE natin na ayaw natin mangyari. So, ang gagawin natin, ilalock natin dito sa current cell ID. Kasi ito yung pinakamalapit sa atin. So, punta ulit tayo dito. Then, to lock the tower doon sa kanina. Ito yung command. So, at chat, at-chat space LTE1 space input equal sign double quote capital AT asterisk cell equals ito yung ano, yung tinatawag nating mode. Number 2 represents yung activation ng ano, cell locking. Then etong 3 yung susunod is the network mode. So mamaya papakita natin yung network mode, mayroong ano yan. Ito yung LTE 2G, 3G, LTE. So 3 is LTE. Then the next, ito yung band. So pwede nating i-leave siya ng blank. And then etong 150 is the EARFCN nung tower na kukonekta natin. And then yung physical cell ID yung 164. So check ulit natin. So ito, physical cell ID, then yung EARFCN yung 150. And then execute lang natin. Okay. So with the model na LTE lineup, once na mag-reboot yung ating ano, router, nawawala yung cell locking. Pero with the 4G and LTE 6, yung sa LTE 6, sure yun na once na executed yung locking, kahit mag-restart yung router, mare-retain yung lock. Pero dito sa LTE lineup natin, pwede naman gawa ng paraan by using scheduler and scripting upon restart nung ano, nung router natin. So ibig sabihin, pag naka-scheduler and scripting, itong nilagay nating command will be executed and malalock na doon sa napili nating tower. Tapos ayun, different ano, different way din ang pag lock sa 4G
i-try natin sa isang 4G model. And sa LTE 6, tsaka yung LTE 12 natin, may mga differences sila. So sa future episodes, gawa natin ng ano, ng tutorial. Additional tips, pwede kayong gumamit ng application sa Android like OpenSignal and CellMapper to check the location of the tower around your area. So, malaking tulong din yun to locate kung saan kumoconnect yung inyong cellphone or router kung saan tower sila nito. So, makikita nyo dun kung saan yung location ng mga tower. And yung physical cell ID is available sa OpenSignal. And yung ibang info like kung ano available ba and yung LAC doon naman sa cell map. Okay, thank you for watching this episode of Microtech Resign. And kita kits ulit tayo sa mga next episode.